Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ang gagawin po namin ngayon ay magbabarnish po kami ng sliding door. So panoorin po niyo mga boss hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung paano po namin ito gagawin. At syempre, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. So let's do this! Ang pinakauna po natin gagawin dito mga boss ay siyempre, lilihain po natin yung kahoy. Dahil kahit ba galing po ng sash yan, hindi po maiwasan na mayroon po mga gasgas yan. So, kailangan po nating reviewin sa pagliha gamit po ang number 100. At pagkatapos po nito mga boss, lilihain po namin ito ng number 150 bago po natin i-stain itong ating trabaho. At sa aming pagliha dito mga boss ay ginagamitan po namin ng sander para po mas mabilis pong matapos itong trabaho na ito. Siya nga pala kasama ko po dito ang ating kumpare at kaibigan po na si Paint and Varnish TV. So pakisubscribe po, ayan po yung kanyang channel para po makatulong po tayo sa kanya. Kuha na po niya ang 4,000 hours na required po ng YouTube at ang kulang na lang po para sa kanyang channel ay ang kanyang subscriber na lang po. Ako po ay humihiling po sa inyo ng inyong suporta para po makatulong po tayo sa kanya, pakisubscribe na lang po at para makasahod na rin po siya sa kanyang pagbablog. Salamat po! So ngayon mga boss, dahil tapos na po nating lihain ng ating sliding door, so didikita na po natin ito. Tatakpan na po natin ito gamit po ang dyaryo at masking tape. So kailangan po nating gawin ito para po hindi po madamay yung mga salamin sa ating pag-spray. Dahil siyempre, kapag i-spray na po natin yan, kapag hindi po natin takpan, marumihan po at may posibilidad po na magkakagasgas yung salamin kapag nilinis na po natin yung ating spray na magdikitan po dyan. So dapat, ngayon pa lang, takpan natin ng maayos at i-check po natin para sure ball na malinis po yung ating trabaho. Mangyari po na hindi po tayo maglagay ng dyaryo kapag paintbrush o baby roller yung ating gamitin sa pagbabarnish. Pero ganun pa man, kahit ganun po ang ating gamit, kung hindi po natin i-spray, kailangan pa rin po nating dipinsahan yung mga salamin para po hindi po matuluan ng ating mga varnish. Dahil nga, ayon pa sa sinabi ko po sa inyo, kapag narumihan po yung salamin o nalagyan po ng varnish yung ating salamin mga boss, maaring pag nilinis po natin mga boss, ulitin ko po, maaring magagasgas po siya. Ito na po ngayon mga boss, nung nilagyan na po natin ng dyaryo yung ating pintuan. So ang kasunod po nito mga boss, reviewin po natin yung mga gilid-gilid, lihain po natin gamit po ang number 150. So yun po yung ginagawa po namin ngayon, nililiha po namin yung gilid po ng salamin dahil nung niliha po natin ito ng sander, hindi po pwede na idikit po natin yung ating liha dyan o yung ating sander dyan po sa gilid po ng salamin. So obligado po tayo na imanumano po siya sa pagliha para po malinis at hindi po magagasgasan yung salamin. So ngayon mga boss, dahil tapos na po nating lihain at natakpan na rin po natin yung ating sliding door, oras na po para mag-stain po tayo. Pero bago po tayo mag-stain, kailangan po muna nating timplahin yung ating penetrating wood stain. Ang gamit po namin penetrating wood stain po dito mga boss, ay penetrating wood stain na kulay maple. Siyempre, titimplahin po namin ito gamit po ang penetrating wood stain din na kulay yellow at kulay black. So hindi po pwede dito mga boss, nagamitan po natin ito ng tinting color sa pagtimpla po dito dahil lalabo po siya. Mas maganda kung penetrating din po yung ating gagamitin. At siyempre, lalagyan po natin yan ng lacquer flow at lacquer thinner bago po natin ipunas. Sa portion na ito mga boss, kailangan po ninyong pagmasdang mabuti kung paano ko po pinaghalo-halo itong mga kulay na ito. Dahil siyempre, dahil tutorial po ito, kailangan po nating sabihin kung ano po yung mga kulay na ginagamit po natin dito. Pero dito po kung gaano po siya kadami, magdepende na lang po sa inyo mga boss kung gaano po kadami ang ilagay po ninyo kung ano po yung kulay na... Thank you.
ba natin patungan ng sanding sealer yung ating trabaho? Mas maganda po kapag makapal po ang sanding sealer. Yan po ang maipayo ko po sa inyo. Pero hindi po lahat na kailangan nating kapalan o isarado po yung bitas. Dahil mayroon pong tinatawag po na finish na labas yung bitas. Ibig sabihin, labas yung parang guhit-guhit na maliliit ng kahoy na parang maliliit na butas na pahaba. Meron pong finish na ganun. Pero kadalasan sa finish talaga sa varnish, kung gusto niyong makinis po talaga, kailangan sarado po siya. So, pagkatapos po nito, pag makapal na po, lihain po siya o ibubuli po. So, bubulihin po siya yung gamit po ang basahan. So, kung sino man yung nakapanood na po sa aking mga video, makikita po ninyo kung paano po natin bulihin yung ating varnish. Mga boss, pasensya po, hanggang dito lang po muna tayo dahil hinihintay po natin yung materialis po na kasunod po dito. At siyempre, hinihintay rin po namin kung ano po ang desisyon na may-ari po dito bago po tayo mag-adjust ng kulay at i-finish ito. So yun na lang po ang kulang po dito, bubulihin na lang po namin ito, lilihain, i-adjust ang kulay, tapos i-top coat na. Maraming salamat po!